Okay, with us today, our client is a Swiss national from Switzerland. And his name is George. Thank you, George, for having us. Thank you for awarding this big project to us. Thank you also for finishing the whole system and all works fine. Okay, thank you. Yeah. Yes, I search again on the internet or over Google, then I see SolarEdge also. And then, yeah, I write you. I see you really work fast and also correctly. I say you, I want really a nice work, and this is what you do. It starts with the wires to make your double wire. You see also the components inside, they are really not the cheapest one. Yeah, this is for me, it's really important. This is also for how long. Yeah, it's a quality materials that we use here. One time you, and then hopefully it's all really done, and this is what I also see about this place you work. Okay, thank you. Magandang araw mga kasolar. So muli tayo nagbabalik, ang inyong kasolar si SolarEdge. Nandito tayo ngayon sa Puerto Galera at tayo nag-i-install ng 32 kilowatts. At mamaya ipapakita ko yung lalagyan ng 32 kilowatts na inverter natin. At dyan sa taas na yan ilalagay yung mga solar panels. 54 pieces yun. So itong kinalalagyan natin ay nasa top of the mountain na tayo. Dahil kung makikita nyo yung level na yan, mataas na rin yan. At dito yung daanan. So sobrang stiff nyan, papunta ron sa baba. At sa ngayon ipapakita ko yung paglalagyan natin ng mga inverters at mga controls and battery. Ito ang kanyang existing na mga electrical panel. At heto ngayon, nailagay na natin yung ating control box. So metal enclosure yan. At ito naman yung battery breaker. Ayan. So makikita nyo, 600 amperes yan. At ang itong mga to, 125 amperes na DC MCB or circuit breaker lang natin ano, ay yan yung magiging individual na breaker ng ating mga battery. So apat na pirasong LiPo 4 batteries ang ilalagay natin dito. At dito yung inverter na isa 16 kilowatts at dito din naman yung inverter na another 16 kilowatts. So maglalagay tayo ng mga raceway or cable tray dyan para doon sa paglalagyan ng mga wires and cables na kukonekta yan dito. So yung PV cable natin ay manggagaling doon sa taas at bababa yan dito. At pagbaba yan ay dito na natin ikukonekta yan sa mga DC isolators natin kasi itong mga to, yung out nyan ay naka itatap na natin yan dito at yung mga output niya ano, nakaparallel yan sa DC SPD, papasok yan dito sa mga inverters na dalawa. So pagka dumating na yung ating mga materials galing sa baba, no, mga panels at mga inverters, maisasampa na natin yan. So magbabalik tayo. Ayan mga kasolar, medyo nadagdagan na yung ating mga natapos at meron ng batteries and ayan yung mga inverters natin ano, so dalawa
Okay. Ayan na. At maglalagay pa tayo ng raceway dito. Then, mga bus bars. Lalagay din tayo dyan. Ito, makapal-kapal yung bus bar natin. Tsaka malapad. Yung mga PB cables yan, ang lusot nyan. At tutuloy yan dito. So, halos lahat nalagyan na natin ng mga raceway. At dito, lalagyan pa rin natin. Pero para sa connection lang ng battery cable yan. 1, 2, 3. So, tatlo lang. 2x2 lang ilalagay natin yan. So, yun. Tayo magbabalik. So, ayan mga kasolar. Naglalagay na ako ng mga battery cable. At medyo struggling. Although, itong 50mm squared natin na silicone type na battery cable, ano, ay maganda, madaling i-bend. Pero medyo struggle sa pagpasok ng terminal lugs. Kasi sobrang ano, sikip yung mga terminal lugs na yun. Pero tiyagaan lang bago pumasok. So, medyo nakaka 50% na rin naman tayo kasama yung paglalagyan ng solar panel sa taas. Ito, madali naman na mag-wiring dito kasi mga kwan lang ito eh. PB cable lang yan. Tapos yung malalaking wire na AC wires, ano? So, marami pang gagawin. At diyan muna tayo magbabalik. Ayan mga kasolar, medyo malapit-lapit na tayo matapos kasi 20 pieces na lang itong ating ilalagay na solar panels, ano. Lahat ng ito ay
27 kilowatts, so 54 pieces yun. Ito yung ating naging yan ang structure niyan sa ilalim. Medyo marami-raming mga angle bars at naipakapit natin yan dito sa poste kasi darating ang time magtatanggal din sila nito, baka kami rin pagtanggalin pagka nag-add na sila ng another floor. Hindi na kami nagbutas dito, baka mag-cause pa ng leakage, magkaroon ng tulo. Kaya lahat ng ito ay naka-welding doon sa mga round bars na yan. At ganun din doon. So, lusutan naman ng hangin yan. At naka-slot. Ito ho. Ano yan? Yung sinasabi nyo may siwang. Talaga hong yan, walang kasama. Kasi 54 lang. 54? Kaya ito, 11, 11, 11, 11, 10. Kaya 54 lang. Kung siya ni na-aglipin. Bukod doon sa aerial shots, ano, aerial drone shots, eto nandito tayo sa taas. At eto nga, tapos na natin, ano. So na-mention ko doon sa aerial shots na 11 pieces yan, ano, per lines, except dito kasi 27 kilowatts ito at 500 ang bawat isa. So 500 watts each. At yung 54 pieces na yon ay naka-align apat na 11 pieces and isang line na 10 pieces, ano. At yung connection niyan na mention ko naman dun sa baba, no, na 9 panels each string. So 6 strings ang bumaba dito. So yung first string natin ay 9 pieces, no. Pumunta ron sa first circuit breaker na DC natin hanggang sa mabuo yung 6 strings. So 6 PB cables, kaya pag nakita natin dun sa inverter, PB 1, 2, 3 sa inverter 1 at inverter 2, PB 1, 2, 3 pa rin, pero from 4 to 6 strings na yun. So magpa-power up na tayo ngayon at nagkaroon lang tayo ng additional na battery cable. So ngayon, mayroon na nga parallel communication cable tayo nilagay at kasama na rin yan sa battery. So sa battery, apat yan at may DIP switch sa ilalim at may kanya-kanyang position yung DIP switch. So 1, 2, 3, 4 yan. Ito, 1 lang yung nakataas. Ito, 2nd lang yung nakataas. At dito, 2 and 3 ang nakataas. At dito, 3. Number 3 yung nakataas na DIP switch dyan. So ngayon, meron ng battery voltage. Ayan, may charge. Check lang natin uli. Ito, positive, negative. So may 53 volts na yan. Ayan.
So nakatap na yan dito. Tignan din natin dito. May 53 volts na. Ayan, nakatap yan dyan. And same, 53 volts. So si switch on ko muna, no? Off-grid muna tayo. Off-grid. Unahin ko dito sa magiging master. Tignan natin kung magno-normalize. Ayan, umilaw na. Ayan, nag-blue. So, ganun din dito. At tingnan natin kung... At naka-off-grid po yan. Hindi ko pa tinataas yung control. Ayan, yung dalawa. At yung AC input na yan, may kasamang AC SPD. So, isi-set ko muna ito. Punta muna tayo sa time of use. Ayan, mamaya ako nababalikan yung percent. Gamitin natin yung lithium. At since 800 ampere hours, lagay natin sa 800. And ito, yung maximum charge, kahit ilagay ko muna sa 100 amperes. Ayan, so ito okay na yan. Maximum discharge kasi default naman yan. Then save. Balik tayo doon. Tingnan natin, oh, naka-percent. Ayan, so okay lang, 40 amperes. Pero pwede natin pababain yan. Pababain natin ng 20. Para hindi masyado magastos. Ayan, okay. Nag-normalize na dito. At dito, nag-normal na rin. Ayan, so since parehas lang nag-normal, tingnan ko lang yung mga ibang settings ito. Saka natin ipaparallel. No, titingnan natin ang production. Tingnan natin kung meron siyang mga harvest. Ayan. So meron na tayong DC. Meron din naman kahit pa paano. Ayan. Harvest ng 800. Dito ganun din. So magkaiwalay yan, ha. Ayan. Magdi-DC dito. Ayan. May na-harvest din. So, sa ngayon, itataas ko yung sa grid. Tignan natin, ano. May AC. Tignan natin kung mawawala yung off-grid. Ayan, yung off-grid. Then, mamaya, ipaparallel na natin yan. So, hintayin lang natin na mag-normalize. Check natin yung pumapasok na voltage from Ormeco. Mataas din. 212. Input yan, ha. Pero yung output niyan, syempre nasa 230. Mataas yan, eh. Ayun. So, nawala na yung grid. Ayan. Ito, mayroon pa rin kasi wala itong sensor. Pero at least nawala yung X. Okay. So, dito... okay lang kasi nakakonect na yung ating grid. So ipaparallel na natin, ano? So, parehas na running normally. Ayan. At sa pagparallel, punta lang tayo sa advanced function. At yung master, then select parallel. Ayan. Tapos 1 yan. At merong M01. Dito naman, advanced function, gagawin natin 2, slave ito, then, so ayan, nihintay natin mag-normalize, naka-parallel na tayo, check lang natin ulit, sa slave, ayan, S02, parallel, ayan, so, meron ng power. It's normal, but the problem is this one. Still getting this one. So maybe we will change again. We will back to the here. Or gen. Again? Because he's copying the same voltage. Yeah. So, nagpandar na siya ngayon. Ayan, nasa 4 kilowatts na tayo. Ayan, 4 kilowatts. So, parang 8 kilowatts na yan. Ayan.
So sa ngayon ay naka off-grid, completely off-grid. Binago ko yung setting, binago ko yung setup, kaya naka off-grid yan, pero naka parallel pa rin. Kasi ang problem dito ay kinokopya niya yung voltage galing sa Ormeco or yung electric cooperative.